at netong ating defending champion na Sunsparks. And kanina nung drafting pinag-uusapan natin is nagka-switch ng hero, no? Alam ko naman natin ang hero dito ng ang Natalia is ang una nagpakita niyan is ang Blacklist International. Tapos comfort hero dito ni The King, ni KLBJ ang isang Esmeralda. So let's see kung ano mangyari. Paikilala ko muna on to the left side or blue side. We have Sunsparks, KLBJ using the Kimi Grid naman para sa kanyang Natalia. JP using the Cho Killwash para sa Tams, and Rafflesia using the Tiki. For Blacklist International naman, we have Ako for Esmeralda, Riddler for Claude, Edward for Farsa, Killer for Xborg. Next time naman para dito sa ating Hylos. Pero ngayon, lalim! Killwash dito, delikado ang point 1, pero mukhang makaka-double kill pa. Actually, dalawang kill lang ang nakuha dito ng ating Blacklist International. Medyo napalalim sila doon, parang Prof. B. Oo nga, nakakita naman natin. Alam mo, isa to sa magandang pinapakita ng tawag di... Uy! Na-steal ba nila? Ay, hindi. Kala ko na steal. Hindi. Oh, hindi. Kasi may blue eh. Yung pala yung doon galing sa side ng Sunspark. Oh, kasi sabihin ko sana, doon nakuha na nila ng early na dawang kill. Etong grupo ng Sunsparks, hindi nagpapasindak. They still try to, ano, tawag dito, snatch. Nang isang buff against Blacklist. Whoa. Though hindi naman sila successful. Look at that. The rotation coming from the side of Blacklist International. Maganda. Maganda ang pinapakita nila dito. This is a double mage setup. Meaning, hindi mo kailangan masyado ng items sa early game. Ang kailangan mo ng level. Para may firepower. Pero in the bot lane, ako, eto na yung kinakatakutan natin na harassment coming from Natalia, mga kaibigan. Iba talaga ang damage deal nito ngayon, especially kapag galing siyang hiding from a bush. Napakasakit ang kill damage sa pare, Profi. Pero ito, ang first tier turret na nga makukuha. Killwash! Vengeance! Dito, tamang Venus lang. Tamang pasok, pero napakakunad niya. Killwash still trying to run away, pero Dexter with the slow lang din naman. Tamang exchange lang dito. There you go, Claude will fall. Hindi pa tapos. JP, trying to catch out a flicker. Oh, knock-up. Ang ganda na knock-up. Isang suntok dun sa kabayo. Isang uppercut na maigi. Get sa ibon. Diba? Pinaslang niya yung mga ano? Yung mga animals. Guard and a horse. Ay, dun sa teamfight na yung parang copy. Animal abuse na kaibigan. Tsaka alam mo, Max, ha? Ito, isa sa, ano, for me, ha? Yung micro skill mo bilang Natalia ay kailangan maayos. Nag-Natalia ako, eh. 0-2. Yun? Never pa ako nanalo sa Natalia. Pero yun, sa mid lane, no? Yun, nataan na matay. Dito yung digi natin. Grabe naman yung Natalia mo. 0-2, never pa nanalo. Binila ko nga ni skin eh. Baka sakaling manalo na eh. Ayos ba yun? Alright. Back sa ating laro. Round 2 ng ating mga buff rotation dito. Still, ang kalamangan sa side ng Sunsparks. Bakit? Nakuha sila ng kill. Plus, ang kanilang objective. Sa bottom tower. Speaking of objective, ngayon kinukuha na nila yung turtle, pero here comes Dexter with the stun, ultimation, pero walang follow-up, galing sa kampe, instead, pinakas sa likod. Si Edward na matay, Gris still trying to run away, Dexter dito na knock-up, the purify lang naman trying to run away, also wala silang mapipitas sa kalaban, mga kaibigan, and now, Sunsparks has the upper hand on taking this turtle. Pare bro, pinapakaganda na pinaita nilang yun. Umi-slide in, slide out si Natalia. Oo. Oh. Matututo na ako mag-Natalia. Diba? So anyway guys, alam mo yung sa mga alam talaga kanina yung pinag-usapan natin is the Vision Gaming eh, no? Yung Vision Gaming na pinag-usapan natin plus Daras coming from Natalia. Ngayon pinapakita dito ng Sunsparks, bakit ba laging binaba ng isang Natalia? Tama. The steel is there, the potential is still, the vision is there, tapos yung ano, yung burst. Oh, yung ayun. Plus, yung smoke bomb niya, pag nilagay mo sa Toria, di ba ang damage niya, Tori, pagka lumapag ka doon, tinamaan ng hero, pataas ng pataas. Diba? Ngayon, pag nilagay mo ang smoke bomb sa Tori, if ano yung initial bawa sa'yo ng Tori is 100, apal mawala yung smoke bomb, it's still 100. Hindi nakakat. Hindi siya nag-i-increase. Hindi siya nag-i-increase. So, yung damage, I mean, yung dive potential ng team niyo, maganda. Speaking of dive potential, doon parang you know. Denied na nga nila on the mid lane actually dito si Edward. 2-3-2 na yung standing niya, pero here in the bot lane, Riddler still
still trying to split push, but here comes JP. Naku, tamang BMI. Talino! Seeker! Plus, yung kanyang Way of the Dragon, makakatakbo si Rito with the Purify, but here comes Jitsu 2. Akutan ba? KLVJ still on the go. Look at the damage! Napakasakit, pero what the BMI, mga kaibigan? JP is waiting doon sa kabila. Napakaganda ng ginawa doon ng Sunsparks, pero di pa tayo tapos. Nandito pa sa midday, nagkakaroon naman ng magpakan. Subukan nila ang agawin. You buff dito pero Farsa will get away. Iko-comment ko yung ginawa doon ni JP ah. Alam niya on point, alam niya mag-BBMI pabalik eh. So hindi siya masyado nag-commit in terms of ano, distance. Mm-hmm. Parang sakto ginawa niya eh. Parang nagpa-finake niya yun ng fake sa kanya. Na sabi wala akong flicker. Sabi flicker out niya, sakto yung distance pabalik. Doon na purify, still they were able to take down the cloud. Ang ganda. Ang ganda ng ano, yung pag-hold doon ni JP. Talagang ano eh, kalkuladong-kalkulado kumbaga. Pero here comes JP once again, Way of the Dragon into Riddler. Pero BFI na naman. Napakatindi gumamit doon. Farsa with the ultimate dito, pero delikado siya sa Dragon. JP, now the turtle has been taken away by Team Sunsparks once again. Dalawang turtle na to, Marunong-Rondi. Grabe. Nakadalawa na. And kanina, pinag-usapan natin medyo tabingi agad yung early game ng Sunsparks. Nilaunahan sila ng dalawa eh. Pero it's not enough para makakapag-snowball against this parang big dog eh na Sunsparks. Look at that. Greed will fall. And Atras na ba to? There you go. Atras na. The discipline is still para sa side ng Sunsparks. Alam nga natin, 4 in terms of kill with a gold lead, 5,000. 5,000 gold lead. Yes, tama ka dyan. And actually, note ko lang yung ginawa doon ni Aqua, no? Ang ganda ng falling star mo niya. Dalawa actually yung tinamaan doon, leading to the death of Greed, which is yung Natalia natin, parang Prof. B. Ang ganda ng falling star mo niya na yun. Swabe nga yung sakto doon. Yung pag-lapag mo eh, tinamaan ka talaga ng ano yung star eh. Hilo-hilo ka pa eh. Tsaka kanina pa kasi makulit to eh. Si Natalia kailangan na ulitan. Pigilan na yan as of now. Eto na. Look at the position guys sa minimap natin ng Natalia. Kung paano siya nagbibigay ng vision. Kung may backup na paparating. Kung merong gigilid sa inyo. May ano to? May duda issue kung si Parsa. Kahit ako, pumabagsak eh, no? Magalay. Sabi niya, feeling ko meron dito eh. Ayun, saan si natakot Aqua. Eh? Takot sa Natalia eh. Alam nila kasi na ang Natalia, kailangan niya magtago sa mabush. Kaya lahat ng bush, binag sa kanya ng ultimate just to make sure na nandun nga yung Natalia. Ayaw niya na matigas. Kahit tinamaan siya, hindi siya kikibo. Diba? Kumbaga, hindi ako aamin. Parang kanyang tropa na Zero Blue na. Kahit feel mo nandun, di aamin yan. Ganun ka din yan. Babalik tayo dito sa laro para yung Prof. Dito hindi pa rin makatang sumasama. Tamang split push pa rin doon sa top. Pero speaking of hindi sumasama, ayun, pinagsamasamaan dito ng kabilang team. Here comes Techstars. Susubukan ba nilang kunin? Mugduy! Blessing Duet plus Falling Star mo lang dirman ang tatapos sa buhay ng ating Natalia. Yung kasi ang trabaho ng Natalia, pick off yun ng isang mabilis. It's either the Parsa or the Claude. Ang nakikita kong potential easy kill para sa kanya. Oo, kaso, naka-Demon Hunter na yun eh. So, sama kung makakapag-sustain niya ng, ano, ng bahagya. Oo, ng konti. Blazing Duet siya sa mukha eh. Oo, pero I think, ang alam ko, pag yung smoke niya, na-activate na, hindi siya tinatamaan kahit yung ultimate ang flood. Oo. Ito, look at that, Max. Tamang hold lang dito. Reverse time is real. Ayan. Nararamdam ako, no? Kahit scaling lang yung damage siya, pero hindi talagang ano, hindi ganun nasasakan. Agad-agad ang isang high loss against sa Kimi. Later on, ang magiging problema dito ng Sunsparks, siyempre mas late game ang ano yung Claude eh. Mm-hmm, tama ka yan. Pagka tumagal pa ng tumagal yan, delicate sila. Mm-hmm. Kaya kailangan habang hindi pa expire yung push potential dito ng Sunsparks, i-capitalize sila. Which tama, yun ang ginagawa ngayon ng Sunsparks. Look at that. Instead na basagla yung gilid, ang pinriority nila, yung mid. Gitna. Yes, yung gitna. Oo. Magandang side to para sa Sunsparks. And actually, ang ganda ng ikot na ginagawa nila rito, no? Kasi kita mo naman, hindi maganda humayaw yung Blacklist International kung saan sila dedepensa. Sa gitna, sa baba, o sa taas ba? Kasi lahat ng lane, halos lahat may tao eh. Hindi sila makafocus kung saan sila magbibigay ng mas mataas sa defense. Kasi nasa gitna yung Kimi, nasa taas yung Tamos kanina, ngayon na nasa baba na. Kita mo kung gano'n sila bilis umikot yung team na Sunsparks, parang Profi. Napakaganda ng rotation nila.
binabangga lang talaga nilang binabangga in terms of rotation and secure, which using the expert medyo na hold na dito sa kanyang ginagawa, sinasakal sila mismo ng Sunsparks. And the setup is real. Look at that, popondoan nila yung taas. Once na punondoan yung taas, may potential Lord sila dito sa baba. Ang layo na distansya. Mamimili sila ngayon, depensa o Lord. And look at the position. Minimap, Sunsparks, binondohan nila sa top. Napipilita mag-defend yung dalawang hero ng Blacklist International. While si Natalia giving enough information, trying to poke na naman. Ito, mukhang clash to Feather Earthstrike kinasa just to zone the team of Sunsparks. Trying to steal, ha? Hindi, Aqua! Na-falling star mo na actually ni Aqua, ayan o. Ah, oh, okay, okay. Star mo ni Aqua yung pinanglasin, pero dito mukhang mamamataas doon sa damuhan. Nag-blackout ng mga kaibigan, pero ito, babalik tayo, yung Lord is now being taken by Sunsparks. At yun na nga, nakuha na, buhay pa rin yung Natalia natin. Take that, mga kaibigan, take note, buhay pa yung ating Natalia. Tama, oh! Wave the Dragon, nahuli. Isang maigi, pero ito, round 2. Round 2, mga kaibigan. JP with the killing streak. Starts will hit 2 people, pero walang follow-up galing sa kakampi niya. Ultimation galing dito kay Edward, pero the damage is not enough para mapauwi yung kanilang mga kapan. Dito naman tayo sa top lane. Tapang split push lang yung ating Natalia. Pero yun ang trabaho niya. Kung may lumagpas dyan, naligaw, ipipick off niya yung assassin for damage dito. Nakakatakot to, no? Kasi nakaano pa man din to, naka high and dry. Oo. Kumbaga pag nag-solo ka, tapos ka. Ito na. Ay! Ang lalim ni JP, look at that! JP with the way of the dragon! Grabe lang yung pinahinta nilang yun. Para walang depensa. Pag si Pai sa pet lang mag-hold ng linya eh. Oh, si Pai, ito. Blessing duet kina sa flicker out dito si KelVJ against Riddler, BMI out. BMI out talaga kasi hindi niya kaya on-one sa ng harapan ang isang Kimi with maximum attack speed plus look at that damage with mage build. Mga kaibigan, talagang mapapakamot ka nang wala sa harap. Pero hindi naman tayo. Silence, hindi siya makapakbo. Dexter still trying to defend the bottom lane. Pero yung mid lane nila, delikado na. Dexter very low on HP. Sinubukan tumakas pero hindi nakapakbo. Healer with the last insanity dito. Hindi sapat ang damage para makapatay isang X-board. This time of the game, mga kaibigan, kulang na kulang ang damage niya. 14-7 at his score. Tama ka, Max. Kulang ang kanyang damage. Look at the gold lead. It's like around 11k. Kalamangan dito na Sunspark. Medyo delicates talaga, sir. Ano sa tingin mo kailangan gawin dito ng Blacklist International para makabalik? Kailangan nila actually to mag-chill out. Defend lang. Actually, kaya nila mag-defend it. They need to protect dito si Edward kasi siya yung means of fast clearing ng wave nila rito. Yung ultimate niya talaga napakalaking tulong in terms of defending the lanes. Kaya kailangan nilang protectan kasi kita mo kanina pinasok siya ni JP and that was the reason kung ba't na-push out yung inhibitor turret nila sa mid. Exactly, exactly. Now, ano ba susunod? Aantayin ba nila level 2 Lord or unti-unti nila ang buhay ng Tori dito ng Blacklist International. Ang tiyagaan to eh. Kumbaga every pasok, chani-chani, back, chani-chani, and there go, nakuha na to. JP will fall. Kinumit na rin ang time journey, Blazing Duet, kinasa, Riddler, still ally. That Blazing Duet, parang probably walang damage. Ultimate na naman, galing dito sa ating Farsa, pero walang tatamaan. Uy, the bottom din turret, tinangke talaga ni parang Grid. Wala nang inhibitor turret sa bot lane yun, ang Blacklist International. Ngayon, gagawin na ba nila itong top or just to balance the minion way dito ay kukuha sila ng Lord. Tignan natin kung anong strategy ay papakita ng Sunsparks dito. 14 minutes sa ating laro. Objective 8 versus 1 in terms of Basag Tore. Tama ka dyan. Do you think they can end this if makuha nila itong level 2 na Lord? Kaya na bang i-end to? Oh, kasi yung level 2 Lord dito may skill na eh. So malaking ano yun, malaking factor yun in terms of damage pagka umiskill. Diba? Plus, kung sasabayan pa nila, hindi nila kaya harapan eh. Lamang naman in terms of item, ayun na, nakakuha dito si Edward. Napapakagrabe mang mama dito mga kaibigan ng parin Tamos natin. Pero here on the middle lane, Natalia, tamang blink out lang. Go on the hold on in their hands of the Gigi mga kaibigan. Wala nang de-defensa. Aqua
patamang saya Way of the Dragon, but na purify. Here comes the Jeet Kune Do. Will it beat someone? Sino ang nanalo? I think they're trying to win the game. And that would be the victory for Team Sunsparks. Wala nang paligoy-ligoy pa. Rektahan